Magandang araw mga bata! Ako nga pala si Teacher Cha, ang inyong guro sa matematika. Handa na ba kayo sa ating aralin? Ihanda na ang inyong module, lapis at notebook. Tara, mag-aral tayo! Lesson 9, Fractions Less Than 1. Sa katapusan ng araling ito, nararapat na iyong matukoy ang fraction less than 1. Tandaan mga bata, bago matapos ang video lesson na ito, dapat ay naunawaan at naintindihan ninyong mabuti ang ating araling tungkol sa fraction less than 1. Bago tayo magsimula, balikan muna natin ang ating nakaraang aralin, paghambingin ang dalawang unit fractions gamit ang greater than, equal, o less than. Number 1, 1/2 and 1/3. Ano sa tingin ninyo ang tamang sagot mga bata? Very good. Greater than, 1/2 is greater than 1/3. O ang 1/2 ay mas malaki kaysa 1/3. Number 2, 1/4 and 1/2. Ang tamang sagot ay less than. 1/4 is less than 1/2. O ang 1/4 ay mas mababa kaysa 1/2. Number 3, 1/6 and 1/5. Ang tamang sagot ay less than. Ang 1/6 ay mas mababa kaysa sa 1/5, o 1/6 is less than 1/5. Number 4, 1/3 and 1/5. Ang tamang sagot ay greater than. 1/3 is greater than 1/5. Ang 1/3 ay mas malaki kaysa 1/5. Last number 5, 1/6 and 1/2. Ang tamang sagot ay less than. 1/6 is less than 1/2. Mas mababa ang 1/6 kaysa 1/2. Natandaan nyo ba mga bata? Tama ba ang inyong sagot? Mahusay! Halina't tuklasin natin ang ating panibagong aralin. Basahin at unawain. Ang larawan ay nagpapakita ng isang buong set na may laman ng 6 na isda. Isa sa mga isda ay kaputian at ang 5 ay maiitim. Anong bahagi ng buong set ang maiitim na isda? Tingnan niyo mabuti ang larawan mga bata. Meron tayong isang set o isang grupo ng mga isda. Mayroong maiitim na isda. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima. At may isang puting isda. Ibig sabihin yan, ang fraction nito ay 5 out of 6. Ibig sabihin, 5/6 ng set ng isda ay maitim. Ito ang fraction na ipinapakita na larawan. Paano ba natin matutukoy kung ito ay fraction less than 1? Kapag ang denominator, ang numerator niya, si 5, halimbawa itong ating halimbawa ay 5/6. Si 5, mas mababa siya kay 6. Kaya ito ay fraction less than 1. Okay? Kailangan mas mababa si numerator kaysa kay denominator. Doon natin matutukoy na ang fraction ay less than 1. Ang var sa fraction ay naghihiwalay sa bilang sa itaas. Ang bilang sa itaas ay tinatawag natin na numerator, na nagsasaad ng tinutukoy na bahagi, at ang bilang sa ibaba ang tinatawag natin na denominator, na nagsasaad ng pagkakahati ng buong set o bagay. Sabi ko nga, di ba mga bata, ang numerator, ito yung bilang na tinatanggal natin o ginagamit natin o yung may shaded part, yung shaded part. Yung denominator naman, yung kabuuang bilang ng hati niya.
Kapag ang numerator ay mas maliit kaysa sa denominator, ito ay matutukoy natin na ang fraction ay less than 1. Ang mga sumusunod na fraction ay less than 1. Narito ang mga halimbawa. Okay, isa-isay natin mga bata. Mayroon tayong 2/3. Ayan mga anak ha. Tatlong hati, isa, dalawa, tatlo. Dalawa ang may shaded part, kaya 2 ang ating numerator. 3 ang ating denominator. Si 2 ay mas mababa kay 3, kaya ito ay fraction less than 1. Okay, 2/3. Next, 5/8. Ito ay halimbawa ng fraction less than 1 dahil si 5 ay mas mababa kay 8. Tandaan, matutukoy na ang fraction ay less than 1 kung mas mababa si numerator kaysa kay denominator. Madali lang naman itong aralin natin mga bata. Ikatlong halimbawa, 4/7. Ayan, apat yung may shaded, apat. Apat na smiley, kaya 4 yung numerator natin. 7, dahil 7 yung smiley natin. 7 yung denominator. 4 is less than 7, kaya ito ay fraction less than 1. Ito ang ating next na halimbawa. 3/5. Ayan, 3, 3 yung shaded part natin. 5 ang kabuuang hati. 3/5. Si 3 ay mas mababa kay 5, kaya ito ay fraction less than 1. 3/4. Apat na hati. 3 ang may shade. 3 ang ating numerator. 4 ang ating denominator. Si 3 ay mas mababa kay 4, kaya ito ay fraction less than 1. Last natin na halimbawa ay 7/10. So, bilangin natin kung 10 hati ito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tama. 10 ang ating denominator. At ang may shaded part naman ay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7/10 o 7/10. Kaya ito ay fraction less than 1 dahil mas mababa si 7 kaysa kay 10. Tandaan mga bata, dapat mas mababa yung numerator kaysa sa denominator. At kapag binabasa natin to mga bata, dahil hindi na to unit fraction, ito ay fraction na, fraction less than 1, may S yung ating denominator. Okay, binabasa. Halimbawa, 7/10. T-E-N-T-H-S. T-H-S na yung dulo niya mga anak. Naintindihan niyo ba? Very good. Ayan, upang mas lalo niyo pang maintindihan yung aralin natin, kulayan ang bilang ng bagay na nasa set upang maipakita ang fraction sa kaliwa nito. Okay, meron tayong 2/5. So, 2 yung isushade natin mga anak, 1, 2. Ayan. Yan na yung nagpapakita ng fraction less than 1 na 2/5. Next ay 4/9. 4/9, 1, 2, 3, 4. So, kahit ano naman yung pwede nyong ishade dyan o kulayan, basta 4. 4 yung may kulay, ito ay nagpapakita ng fraction less than 1 dahil ang 4 ay mas mababa kay 9. Sunod ay 7/8. So, 7 ang ating kukulayan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7/8. 7 ang may kulay, 8 lahat ng 1. So, ang sagot natin ay tama. Next, 5/7. Ito ay fraction less than 1 dahil mas mababa ang 5 kaysa kay 7. So, kukulayin natin ang 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ayan. Naintindihan nyo ba mga bata? Magaling! Laging tandaan, ang fraction less than 1 ay may numerator na mas maliit sa denominator. Gamit ang isang bagay o set na hinati-hati ng pare-pareho, ang bahaging tinutukoy ay mas mababa sa isang buong bagay o set. Kagaya ng halimbawa natin mga anak. Kailangan mas mababa si numerator kaysa kay denominator. Dahil kapag mas mataas siya mga anak, hindi na yun fraction less than 1. Kasi sobra na yun sa isa.
kapag mas mataas yung numerator, kailangan mas maliit siya sa denominator. Naintindihan niyo ba mga bata? Very good. Okay, ang mga dapat sagutan para third quarter math, week 6, lesson 9, isagawa, 5 points, tayahin 1 to 5, 5 points. Ito ay makikita sa pahina 20. Ang total points natin ay 10 points. Okay, para sa isagawa, bilugan ng fraction less than 1. Okay, hanapin nyo mga anak kung ano ba yung fraction less than 1 dyan. 6 tenths, 5 thirds, okay. 5, 5 ang sagot dyan mga bata. Galingan ninyo. Para naman sa tayahin, isulat sa patlang ang katumbas na fraction ng shaded parts ng bawat larawan. So, kung ilan yung shaded part, yun yung numerator. Kung ilan yung total parts, yun yung ating denominator. Naintindihan nyo ba mga bata? Mahusay! Muli, ako si Teacher Cha, ang inyong guro sa matematika. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Paalam!